Na mag-ingat ka palagi. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May nangyari masama sa'yo. Either right? Naghihintay ako ng dadaan na sasakyan dito. Hindi ako alis dito hanggat hindi ka sumakay. Pwede doon lang ako sa crossing. Doon lang sa may kanto. Sir, para. Bakit ako pumapara? Sa kanto lang ako eh. Tama, tama. Halina na. Kukunin kong lahat. Kasi alam niyo, kasing sarap ng bigo yung mga ngiti niyo. Sir, Oyo! Mahanganin. Oyo, sabi mo sa amo mo. Hindi kami nabibili ah. Gaya ng pagbili niyo sa tagpuan. Sabay Oyo ang cleaning services. Ay, buti dumating ka na. Ikaw ang nagbayad ng doble para magpalinis ng bahay mo. Ayokong makita. Imarinig man lang ang pangalan ng babae niyo. Tol, meron ka pala kamay? Oo. Sana sige na, ibabahan mo na yan dyan. Bigat eh. Sana tinulungan mo ako. Chot, right? Opo, sir. Pwede mo kayang tulungan yung driver ko, si Oyo. Kailangan kasi niya ng katulong para sa pagkain natin. Pwede na rin kayo kumain dun. Mga pakain, sir? Tol, pakain daw. Chot, magtatrabaho tayo. Sayang naman yun, Tol. Minsan lang nanlilibre kaya kliyente. This is a blessing. Ano ka ba? Sayang. Oh, dadaling kita ng food. Huwag kang makalala. Sir, ako po bahala. Salamat po, sir! Sir, ano bang pakulo to? Lakas niyo man trip eh. Mona, ayaw mo akong makausap. Ayaw mo akong makasama. Yung sa YTC, nagpa-schedule ako. Tinakasan mo ako. So, here we are. At nandito ho ako para magtrabaho at magkatrabaho ho ako ng maayos. Saan ho ba ililinisin? Dad, it's going to be fine. Empleyado ka. Come on. The worst part of it, sa kanila mo pinasa ang brand mo. Dad, maganda yung offer ni Miss Sandra and I think it's fate na nagkakilala kami. Sandra? Yes, Dad. Sandra Tan of YTC. I think it's going to be good for me na makapagtrabaho naman ako sa ibang kumpanya. Dad, ngayon pa lang ang dami ko nang natututunan. Alam ko na magiging mabuti to para sa amin ni Leo at sa family namin. Okay. I hope na maging masaya ka para sa akin. Okay, I don't know. Basta, Shuripay, be careful. Business is business. At hindi natin kilala kung sino yung Sandra Tan na yan. Don't worry, Dad. I'll be careful. Right. Bye. Sa akin pagkaan dito. Thank you po. Wow, Sir Oyo! Ang dami naman ho nito! Wala yan. Uy, Sir Oyo. Music to my ears, ah. Tahan mo. Oyo na lang itawag mo sa akin. Si Sir Martin na lang i-sir mo. Sir, nanitawag ko sa'yo. Kasi ang bait mo, tsaka nakabarong ka pa. Para kang sir. Mas mabait si Sir Martin sa akin. Kaya siya ang sir natin. Mabait talaga ako. Binabang kaya ako ng pabaitan ng champion na kanilano ko si Moses. Sir Martin yung sir mo. Mabait pa si Sir Martin? Oo. Talaga? Oo. Eh, parang narinig ko. Sinaktan ni Sir Martin si Mona eh. Oh, hindi. Huwag ka naniniwala sa mga naririnig mo. Mabait si Sir Martin. Katunayan yan eh, nung magkaroon ng okasyon si Mona. Mas marami pa dito yung pagkain inihanda ni Sir Martin. Mabait si Sir Martin ko kaya. Alam mo, Sir Oyo, i-take out kaya natin to. Kasi naiwan ko sa sasakyan yung cellphone ko. Baka magalit si Mona. Baka tumatawag sa akin yun. Wag na. Pabayaan mo sila doon. Huwag nating istorbohin. Para magkasarili na lang sila at pag-usap nila ng maayos. Kung ako nga eh. Hindi mo. Nakapatay ang cellphone ko para hindi makatawag si Sir Martin. Mona, gusto mo ba magkape? Hindi mo naman talaga kailangan maglinis eh. Pwede naman tayo magkape, kumain, magkwentuhan. Mona. Mona. Focus. Nandito ka para sa trabaho. Focus lang.
Sa grandparents ko to noon eh. Kaya matagal nang wala nakatira dito. Mukhang okay ka naman sa bagong work mo, no? Mukhang maganda naman yung working relationship niyo ni Leo. Pero parang nakakapagod lang yung trabaho niyo. Mona, gusto lang naman talaga kita makasama eh. Gusto mo, sir. Kaya kahit na magbayad ka ng kahit na magkano, kahit sobra-sobra, okay lang. Gusto mo, kaya kahit na iwan tayo dito ni Naoyo, tinangay pa si Chot. Gusto mo, sir. Kaya kailangan mangyari agad. Sir, hindi dahil gusto mo, pwede. Hayaan niyo akong gawin ko yung trabaho ko ng maayos. Hi there. Oh, Sandra. I heard you're doing good in your training. This is for you. Thank you. Nagsisimula pa lang, Miss Sandra. I still have a lot to learn. Si Martin, hindi ko nakita. Oh, he's also busy at CNC. Twice a week lang siya dito. I see. Excuse me, it's alright. Sweetie pie, pasensya ka na sa dad mo. Iniisip lang talaga kita. I'm sorry, it's my dad. Chine-check lang niya kung okay ako sa bago kong trabaho. That's fine. Mm. My papa is also like that. I'm a daddy's girl, you know. Mm. Ikaw din ba? Well, you can say that. Ever since kasi kami dalawa lang ng dad ko magkasama. And your mom, namatay na ba siya? I'm sorry. I am very sorry. No. If it's okay, Miss Sandra, it's okay. No, hindi siya namatay. Bata pa lang ako nung iniwan niya kami ng dad ko. Other than that, wala na akong alam about her. And it's okay with you na wala kang alam. Iniwan niya ako, so bakit ko naman siya hahanapin? For me, wala akong nakikitang rason para hanapin ko ang isang tao o bagay na kahit kailan hindi ko naman naramdaman. I'm so sorry, Miss Sandra. Baka isipin mo, what do you call that? Humuhugot ako. Oh, I'm no. So sorry. No, it's okay. That's fine. By the way, do you have the copy of the previous report? Yes, I'll get it. Oh, no, it's okay. I just have it brought to my office. Thank you. Corriente, 4,000. Tuition fee ni Tinay. Oh, 15,000 nga ito. Check. Pagalis ni Tinay. Well, 30,000. Pwede na 30,000 pocket money makakapag-umpisa na siya doon. Ano ba yun? 800 din ito. Australian. Sahod na tao. Ito si Kilsi. Si Chot pa. May sing-sing pa.
Pero parang nasagad ako. Kailangan tumugli tayo. Sagot ha. Busy. Pa. Alam mo, grabe galante pala ni Sir Martin. Kaya pala ang tapa ng driver niya, si Oyo. Grabe, ang dami nila ng order. Ito para sa'yo. Ano, simula na natin. Saan tayo magsimula? Todd, okay na. Tapos na. Tapos na? Grabe, ang bilis mo. Grabe, nakakahiya. Grabe. O, ano? Ikaw lang nag-isa? Oo. Oh, ano pa ba? Ano? Sir? Sir. Salamat ho. Dahil tapos naman na yung paglinis, mauna na ho kami. So, tara. Alis na tayo? Kadarating ko lang. Sir. Baka gutom po kayo. Mahingit pa po. Sir. Excuse po konti. Akin to eh. Sir. Mabuhay po. Tol! Pasok po kayo. Yeah. Sensya na po kayo. Medyo magulo. Sorry po, magulo. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas itong samaan ng loob ko. Siguro naiintindihan mo to, Leo. Yung pakiramdam na nalaman mo na sa iba tumakbo yung mga kapatid mo. Na pinili pa nilang humingi ng tulong sa ibang tao. Medyo masakit nga ako yun. Pero kahit naman mo anong gusto ko na sa akin, lumapit lagi yung mga kapatid ko. Sa akin sila tumakbo. Pero hindi ko naman sila mapipigil kung pumunta sila sa iba. Ganon din ho yung anak ko ninyo. Asawa ko. Talaga hong merong sariling desisyon si Lisa. Tsaka siya naman ho talaga ang nakakaalam kung ano yung makakabuti sa kanya. Pinanga mo ko, Leo. I'm glad na secure na lalaki ang napangasawa ng anak ko. Tignan mo nga naman. Kunti papuri at oras ang ibibigay ko sa kanya. Mukhang makukuha ko na ang loob ng lalaking ito. I'm sorry if I can't give you your mom. Anak, I love you. I love you so much. And I only want the best for you. Anak, tayong dalawa lang. ngayon para sa inyo ni Lisa. Hotel reservation yan. Alam ko hindi pa kayo nagkakapag-honeymoon eh. Am I right? Hindi na po. Sige na, Leo. Sa Maynila lang naman yan eh. Dahil alam ko, hindi nyo may iiwan ang trabaho ninyo sa dami ng ginagawa ninyo. Sige na. Tsaka ang susunod niyan, out of the country trip naman. Sige, ang plano kasi namin ni Lisa sa ika-anim na buwang anibersaryo namin mag-honeymoon. Ba? Magpatagalin pa.
Okay na yan. Bayaran ko na yan. Sayang naman. Salamat, oh. O, paano? Mauna na ako, ha? Ako. Oh. Ayo. Yung ni-refer ko sa yung kumpare ko. Ako po. Ako po mismo ang tatrabaho doon. Personal ko pong gagawin. Thank you. Alright. Sige po. Salamat po. Yes po, tita. Tatawagan po namin kayo kapag bumalik si Coco dito sa school. Maghahanap ng pairs ni Coco? Oo. Pero sana tayo ang unang makakita sa kanya. Wala ba talaga nagsabi sa mga barkada niyo kung saan siya pwede makita? Saan ba tayo pwede maghanap? Actually, napunta natin nung isang araw. Kahit yung mga kaklase niya, wala namang ibang pupuntahan yun eh. Kaya naniniwala akong babalik yun dito sa Bricks. Teka. Tanungin natin yung guard. Baka maialam sila. Okay. Kokoy? Kokoy! Tads. Lutong na gutom na ako. My name is Alex Diaz. Alex Diaz? O Martin ko? Martin mo? Sino yun? Ay, hindi. Sorry ho, sir. Ano bang ipapalinisin nyo? Carpet and air conditioning units. Limang kwarto. Whitey. Ito nga yung opisina ng asawa ko. Tama nga ako. Si Martin yung tumawag sa akin kanina na nagpapalinis. Bakit niyo masinamahan si Leo? Manong, pwede ko pakisabi na kaya naman ni Leo yung trabaho. Excuse me, ho. Tabayo yung cleaning services! Hi! Ikaw ang nagbayad ng doble para magpalinis ng bahay mo. Gusto lang naman talaga kita makasama, eh. Gusto mo, sir. Kaya kailangan mangyari agad. Sir, hindi dahil gusto mo, pwede. Tara, langit lupa na lang laruin natin. O sige, basta, last na to, ha? Langit lupa, inferno. Inferno. Langit lupa, inferno. Inferno. Saksak puso, tulo ang dugo. Patay. Buhay, umalis ka na sa pesto mo. Talagang langit lupa mo na. Dahil ilusyon lang ang lahat. Kaya ka nang umasa-asa pa dyan na kung di sa impyerno ka mapupunta. Wow, thank you talaga, Kuya Ate Lisa. Gamitin niya ni Bonnie para sa inyong honeymoon. Tapos pwede rin kayo mag-staycation ni Tam-Tam. Nako, kuya, alam mo, matutuwa si Bonnie dito. Tapos nakapagpa-reserve na ako to sa kasalang bayan. Nais mo naman yun lahat? Oo, kuya. Kasi di ba nagmamadali din kami? Kasi lilipat kami ni Tam-Tam doon sa Sampaloc. Huh? Sampaloc? Akala ko ba Australia yun? Ba't napuntang Sampaloc? Oo nga. Eh, arkitekto yung Bonnie na yan eh. Magaling lang mag-drawing eh. Drawing lang pala yung Bonnie mo eh. Hindi. Kasi di ba nag-aayos pa kami ng papeles? Oh. So doon muna kami habang nag-aayos kami. Saka parang magkasama na rin kami. Naku. Mukhang ikaw lang yata. Ayaw mo na yatang mahiwalay dyan eh. Hindi, kuya. Saka hayaan mo, Tinay. Pagka nakarating na ako ng Australia, doon ka na magbabakasyon. Diba? Oh, sige, sandali lang. Pakita ko lang po kay Tam-Tam. Thank you, ate. Thank you, kuya. Excited masyado. Kasama ka sa Australia? Hindi, no. Sa Sampaloc lang yan. Gaw, sama. Mahal. Okay lang ba talaga sa tatay mo na binigay natin yung ticket natin? Oo naman, mahal. Tsaka sigurado ko na mas gusto mo na ipon natin yung gagamitin natin sa honeymoon natin. Siyempre naman. Ewan ko ba naman bakit yung honeymoon ang naaantala, oo?
Ah, basta magkasama tayo. Masaya na ako. Ano ko yung condo, Patrick, ha? Si ate kasi dun sa may karinderya, hindi mo lang nagpagamit ng CL. Magdibisan naman ako. Parang nanakaw, no? Teka, sa karinderya ka ba natulog? Ah, dun ako ginabi. Yes lang. Ah, hindi libre to. Ito, hindi libre to, ha? Pag nagkitrabaho ko, ikaw na kong babayaran, okay? Ah, anak. Ma? Anong ginawa niyo? Tinawagan niyo sila? Hmm? Tinawag namin, Kokoy. Kokoy, kailangan nilang malaman yung nangyayari sa'yo. Walang iyang bata, ha ka? Tama na! Sa'yo mo kahihirap lang yung ginagawa mo sa'kin! Huwag nga dito! Ikaw nakakamusot na loob! Tama na! Pinalaki kita kahit hindi kita, anak! Tapos itong gagawin mo sa'kin! Tama na! Tama na! Please, tama na! Anong gusto mo palabasin sa mga klase mo? Nawala akong kweta? Tama na! Tama na! Tama na! Wala ka naman pakialam, ha! Pinalayas mo ako, di ba? Okay lang to sa'yo, ma? Koy, tama na. Pakiusap. Hindi! Kaya kita pinulayan! Sir! Tama na ba? Kokoy! 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 Ano? Kokoy! Ha? Ahabol ka doon? Dinidisiplina ko yung anak mo. Pero kinukonsiti mo? Tama ba? Palain mo yung bata? Kaya nga ayaw ko pumunta dito dahil ingrato yan! Wow. Mahal. Wow, thank you, Mahal. Mahal? Mm-hmm. Thank you for accommodating Dad today. Anytime. Masaya ko nga eh. Mahal. May problema ba? May nangyari ba sa opisina mo? Hindi, wala, Mahal. No. Pag naiisip ko yung mommy ko, parang naapektuhan ako. Siyempre, kahit na hindi mo siya kilala, nanay mo pa rin siya. Malay mo, kahit na malayo siya, iniisip ka niya na sana okay ka. Okay lang ako, Mahal, kasi nandyan ka. Basta masaya tayong dalawa, walang makakapagpalungkot sa akin. With you na wala kang alam. Iniwan niya ako, so bakit ko naman siya hahanapin? For me, wala akong nakikitang rason para hanapin ko ang isang tao o bagay na kahit kailan hindi ko naman naramdaman. Sa pagbili-bili ni Martin sa pico natin. Oo, Pangs. Pero, hayaan niyo na ho yun. Kapag pinansin, lalo hong magpapapansin. Anak, huwag kang mapapabola sa lalaking yun, ha? Ibalik mo yung perang dinaya mo! Habang may pasensya pa ako, umalis ka na. Kung hindi, paulanan kita ng bala sa mga tao ko. Kinuha mo lang yung dapat na panalo mo muna. Kaya okay lang to. Okay lang to para sa pamilya mo. Kompleto to? Oo, Kap. Kompleto yan. Makawalan mo na kami. Sigurado akong kompleto mga to.
kahit bilangin ba nyo, kumpleto yan. Batsi na kayo. May labang pa itong manok ko mamaya pag ang malasin. Sige na, kunin nyo na yung mga yan. Nakikinig ka ba? Opo, Pangs. Ang sabi ninyo, huwag hong magpapabola. Mabuti na yung sigurado. Punta ko lang yung Pangs mo, ha? Boss, ma'am, tuto na po dapat ang susunod, ha? Wala nga akong love life. Kasal pa. Hintayin mo lang. O baka naman ikaw ang hinihintay. May mga tao from the past na babalik yung iba para tulungan ka. Huwag mo kasi ipapapakyaw sa isang tao yung paninda ni Aling Lena. Talagang hindi kayo susuko, ah. Tama yun. At yung iba, para gantihan ka. Akala ng marami, matutuluyan ka na. Mahirap talagang mamatay ang masamanda mo. Mas masahol pa ako sa masamanda mo. Sana dalawa ang puso.